Hello everyone, for today's video, gagawa ako ng tutorial kung paano lamnan ang ating Binance wallet or Binance account, ano? Gamit ang ating GCash, napakasimple lang. So, let's dive in dito sa ating screen. So, you need to have your Binance account. Of course, it should be verified. Otherwise, you cannot buy, ano? Of course, you're here because you have Binance account. Pero kung wala pa, napakasimple lang naman gumawa ng Binance account, lalong-lalo na kung meron kayong valid and verified identification card. So, through P2P po tayo. Hanapin natin yung P2P ano, dito sa ating Binance. So, dito yan sa my, I think sa my trade ang P2P. Ano? So, you click P2P. That is peer-to-peer or person-to-person daw yan tawag dyan. Ano? So, mas pinipili kong bilhin, of course, USDT or BUSD. They are stable. USDT. At dito mga lods, kalimitan, naka-CNY siya. So, you can change the fiat currency kung ano man ang gusto nyong bilhin. Of course, we are buying peso, diba? Philippine peso, PHP. Make sure na bago nyo yan kung nasa ibang fiat currency siya, no? At dito, makikita nyo yung mga advertisers or mga sellers, kumbaga. Yung name nila, kung ilan yung completion rate nila, yung orders, make sure na mataas yung completion rate at madaming orders. Kumbaga, trusted. Yung price, much better kung mas mababa ng konti kaysa sa iba. So, check the competition. And available, yung limit, yan, limit lang dito mga lods ay 10,000. So, kung 5,000, 7,000 pesos ang bibilin mo, hindi ka pwede kay Crypto Jerusalem, kunyari. Because yung limit niya ay from 10,000 to 100 plus thousand. At kung okay ka dito, halimbawa po ako, bibili ako ng 10,000 pesos ngayon because I'm going to do scalping or spot trading sa Binance or sa Mix. I can buy na dito, buy USDT. But anyhow, kung kayo ay nasa 5,000 lang ang bibili nyo, pwede naman dito kay Star. Si Star ay merong 3,000 plus orders with 97.70% completion rate at 5,000 to 19,000 plus ang kanyang limit. So, kung 5,000, pasok ka dyan. Kung mas mababa sa 5,000, hindi ka pwedeng bumili kay Star. Hindi yan mag-go through. At make sure nya, GCash po dito. May available na GCash. Kasi kung wala, hindi ka rin pwede bumili doon. Pwede lang sa kanila yung bank transfer or something like that. So, you need to choose GCash dito sa bandang sa payment option. Okay. So, dito pala ako makakabili kay Star. Mataas-taas naman ang completion rate niya. Ito, mas mataas yung completion rate ni Floor with 6,000 plus orders, 99 point something percent completion rate. Mas mataas lang siya ng 0.02. 5,000 hanggang 33,000 siya. So, let's try dito mga lods, ano? Kasi gusto ko yung mas mataas ang completion rate. I don't care about 0.2, ano? So, let's try to buy for this one. So, I want to pay 10,000 pesos through GCash. So, makaka-receive ako ng 192.60 USDT. So, check sa aking phone, ano, USDT to PHP, 192.60, ay makaka-receive ako ng 10,044. Mas mataas pa nga siya, ano. So, what we're going to do is just to review that. Click buy USDT. Okay. Once you click buy USDT, mga lods, pupunta siya dyan. Maglo-load muna siya. Transfer payment to seller. Make sure na meron kayong chat, ano. So, si Benji Funilas ang kanyang name at ang mobile number niya ay 0915 ito. Sisend natin dito. So, maglalagin tayo sa GCash sa phone natin kasi nasa phone natin ang ating GCash. Lalagin ko lang, ano. I think mas maganda kung atin muna siyang i-chat kung online ba siya or whatever. So, dito. Okay. So, nag-send ako ng message. Yan. Yes, online daw siya. At proceed.
So, trusted naman siya. Send ako ng 10,000 pesos. Medyo minsan nakakaba, ano? Kasi magsasend ka ng pera muna bago mo ma-receive yung USDT sa Binance. But anyhow, Binance is legit. And then, legit naman yung mga sellers. Kaya nga po, meron silang mga ratings, ano? Make sure na malaki ang mataas din ang kanilang tawag dito. Selling rate. Sabi ko lang, one moment. Sending. Okay, so review ko muna. Serenine 1599 63 553, kasi malaki yung pera to mga lods, ano? Okay, lagyan ko na lang ng notes. And then, para may backup tayo, make sure naka screenshot tayo. Next natin, review natin si Margin R. Screenshot ulit natin. Tapos, 10,000, send 10,000 pesos. Sent na po siya. At naka-receive na tayo ng ano, save natin yung mga screenshot and pictures. Okay. Nasend na siya. I'll click transfer notify seller. Sabihin ko, transferred na po. Pasend ng USDT. Okay. Mas maganda kasi mga lods ay meron tayong communication. Okay, so I think I received something. Okay, naka-receive na. Nag-message na ang ating So let's check ano ang ating wallet. Wallet natin sa overview. So we have now 10,000 pesos sa ating funding, ano, nasa funding natin yan, 10,000 pesos. So we have received successfully 192 plus USDT from that seller. Pag chinek natin yan dito, ang ating USDT, atin lang muna i- Okay. I think wala siya spot. Ano, nandun siya sa funding. So, sa funding siya. Hindi pa siya na... Wait lang natin. Pero nakita ko na siya dito kanina sa wallet. Okay. So, sa pag-wallet, sa wallet kasi natin chinek mga lods. Overview natin. Andyan na yung ating funding na 10,000 pesos in Bitcoin, ano? Pero USDT po yan. Alright. So, nasa funding yan, nasa fiat and spot naman pala yung 197 pesos natin. So, anyhow, okay na siya. Thank you so much dito sa seller na ito, napagbilhan natin. Meron tayong order. Okay, na-release na po siya. Tapos, all orders natin, 10,000 pesos, completed. Okay, na-complete na siya. Ayan. So, yan mga lods. Ganun lang kasimple bumili ng like USDT or BUSD through P2P or peer-to-peer, person-to-person through, again, your GCash wallet. So, napakasimple. At you can also transfer from your Binance to Mix. Kung may Mix kayo, no? Pwede nyong pag-transfer niyan. Anyhow, gusto kong bumili ngayon ng tokens at other coins, ano, mag-i-invest tayo mga lods. Yun lamang. At nga pala, kung gusto nyo mga sumali sa ating mga tawag dito, meron kaming pa-scholarship, NFT shootout,
Football po siya. Nandiyan po sa description box ang link to sign up by Scott.ph Guild. And we need a lot of scholars pa rin, ano. And then send me a message through my email that you're done with your name and phone number. Maraming maraming salamat. This is Jeff the Vlog. Nagre-review ng mga NFT play-to-earn games, financial advices, at mga tutorials about cryptocurrencies. Paalam!